ibinibida pa rin natin ang pagkain ng sariwang gulay sa ating food adventure ngayong linggo. At sa pagpapatuloy ng ating food trip, isang Pangasinan si favorite naman ang naisipan kong gawin, and it's a very simple dish na kaya mong lutuin with just three main ingredients. Yan ay ang pigar-pigar. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay isa sa mga paborito kong Pangasinan si dish. Tawag dito ay pigar-pigar. Una ko siyang natikman sa dagupan during my college days, so mga at least 15 years ago na yon. Ang hindi ko lang makalimutan sa putahing ito is yung simplicity and yung siguro yung pagka-humble ng mga ingredients, kasi apat, limang ingredients lang yung nakita ko doon sa plato. Actually, tatlong main nga lang tapos mga mapalasa na eh. Ang hindi ko lang din makalimutan doon is yung kuna ng beef. Now, for me, gusto ko lang siyang hindi naman i-repair, pero siguro gusto ko lang siyang iangat by using yung isa sa mga in-season na prutas ngayon, yung pinya. Uumpisahan ko lang yung proseso by doing our marination. Pinakauna lang natin gagawin ay paghahaluin yung ating meat, yung ating pineapple. Actually, binlender ko siya. Kahit kamay nyo nga lang siyang lamasin doon sa karne, okay na yon. And then yung ating panimpla, which is yung ating soy sauce, konting salt and pepper, konting-konti lang, and oyster sauce. And then later on, ihuhuli natin yung ating gulay na cabbage and onions. Paghahaluin ko na siya. Gamit ang malinis na kamay, ilagay ang ating meat sa bowl. Tapos ang ating pineapple puree, ang ating soy sauce, konti nating oyster sauce, konting asin lang din, and of course ang ating kaminta. Marinate natin to for at least 15 minutes. 10 to 20 minutes actually would be fine. Nagkaroon ako ng pagkakamali last time kasi nakalimutan ko, nagbababad nga pala ako ng karne sa pineapple juice. So naiwan ko siya overnight, and then the following day, nung iluto ko na siya, kinalabasan niya para na siyang atainan niya durog. So huwag kayong magkakaroon ng ganong pagkakamali. Bigyan nyo na lang siya, siguro maximum 30 minutes to an hour. Yan, matagal na yan. Para makuha pa ninyo yung magandang bite, kumbaga. And then, yung pigar-pigar na recipes na nakikita or natikman ko rin previously, meron din silang atay ng baka. Definitely, it's your choice kung lalagyan ninyo o hindi. Pero for this recipe, I won't be using any of that. Doon muna ako sa pure beef meat lang. And painitan na natin yung ating mantika. And kanina may nakita akong mga matatabang part. So, habang pinaangat natin yung temperature, isasama ko na siya dito. Iniinit na yung mantika natin, pero kulang pa yan. Reminder lang, isa sa mga special equipment or special tool na kailangan ninyo for this recipe is una-una strainer. Or kung meron kayong colander, or meron kayong spider. So, basically, ang purpose nun is para kapag sinalok nyo na yung karne from the pan, is mawawala, masa-strain yung mga mantika, yung over na mantika. And then, iipunin lang natin siya dito sa container natin mamaya. Pagsasama-samahin lang natin dyan yung mga ingredients, and then saka natin siya isi-serve. Tatanggalin ko lang yung pinagmantika natin. And iluluto ko na ng batch yung ating mga beef. Importanteng tip sa mga nagdi-deep fry or anything na nagbabagsak kayo ng ingredients sa inyong cooking vessel. In this case po, importante na huwag nyo pong pagsabay-sabayin. Kasi ang mangyayari po kapag pinagsabay-sabay ninyo yung inyong piniprito, ay bababa po, babagsak yung temperature. Ngayon, imbes na iprito, magiging parang laga ang kalalabasan. So, hindi nyo makukuha yung kulay na hinahanap natin. And, yun nga, yung texture din, yung crispness na naibibigay when you're frying an ingredient.
So yan lang din po, huwag kayong magmadali kasi minsan sa sobrang pagmamadali natin, isasalpak nyo na lang lahat. Mali po yung technique na yun. Actually, if you're really in a hurry, gawin nyo siya by batch. So yun yung ginagawa natin ngayon. And this ensures also na talagang maluluto pare-pareho kasi pag na-crowded na yan, may mga parts ng meat na hindi tatamaan ng mantika or hindi naman masyadong maluluto kasi minsan nag-overlap sila nung karne. So yun yung mga iniiwasan natin. Ayan. And yung first batch natin, another important tip po, pagkahangunin nyo nung unang batch or nung piniprito ninyo tapos may susunod pa kayo, huwag nyo kagad ilalagay. Pagbigyan nyo po yung mantika ninyo na umangat ulit yung temperature para same effect po. Para yung hinahabol nating color, texture, crispness, makuha ninyo. And we're on to our final batch. Importante pong hahaluin nyo siya palagi kasi dahil doon sa pineapple natin, so may mga nag-breakdown na laman. So magkakaroon kayo ng maraming fond sa gilid-gilid. So importante pong kailangan nyo siyang haluin madalas kasi masusunog kung hindi nyo gagawin. Since ito na yung last batch natin, siguro more or less may mga ilang minuto pa itong kakailanganin bago totaling maluto. Ang gagawin ko, ibabagsak ko na rin at the same time yung ating cabbage. And at this point, kita nyo naman nag-wilt na yung ating cabbage. Pwede ko nang ibagsak yung pinakahuli nating ingredient, which is yung ating sibuyas. Dadagdagan ko lang ng salt and pepper. And pag gantong nadampiana ng init yung ating sibuyas, depende po sa inyo kung gusto nyo mas tostado pa. Pero ako gusto ko kasi medyo may angas pa yung sibuyas ko eh. Okay na to sa akin. We are ready to plate. Gagawin ko lang, ihahalo ko lang ulit yung ating beef kanina. Mabilis na toss. And then dahil sobrang dami pa nitong mantika, ibabalik ko lang siya sa strainer. Dahil nakita natin yung mantika tumulo na, pwede na itong i-serve. And gagayahin ko lang kung paano nito sinaserve sa dagupan. I think isa ito sa pinaka-importanteng karakter ng pigar-pigar is yung fini-flip siya bago i-serve. Ayan, luto na ang Pangasinense favorite na pigar-pigar.